Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolesya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga bagong lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed son of God. Pero gitang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Mentor raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit. Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure. Intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is sa Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang ta i-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ang kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na allegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si pastor hindi lang bilang abogado, but bilang kaibigan. Mabait si pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation, I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kusudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.